Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong host ng Morning Top News Asia. Ako po si Ricky Laksa. Nung isang araw po nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang country manager ng Pag-ibig Fund dito sa Kuwait na si Mr. Mark Khalil. At nagkaroon din po ako ng pagkakataong matanong sa kanya ilang katanungan na nais kong itanong noon pa, kagaya ng tungkol sa mga pabahay, ang mga housing loans at ang mga pribilehyo na maaaring makuha ng isang OFW mula sa Pag-ibig Fund. Nung isang araw din po ay nagkaroon din ako ng pagkakataong makausap ang ilang OFW sa nakapila at nagbabayad ng kanilang monthly payment o contribution sa Pag-ibig Fund. At naitanong ko na rin sa kanila kung ano bang reason kung bakit sila interesadong kumuha at mag-avail ng serbisyo ng Pag-ibig Fund. Panoorin po ninyo ang maiksing panayam ko na to sa ating mga kababayan, pati na po kay Mr. Mark Khalil ng Pag-ibig Fund ng Kuwait. Magandang araw po sa inyo. Una sa lahat, pinabati ko kayo ng Happy New Year. Ang maganda pong balita sa atin ngayon sa ating servisyo ng pag-ibig ay pong ating modified pag-ibig 2 po ay patuloy pa rin po na maganda yung servisyo niya. Ito po yung voluntary savings natin. Tapos yung ating mandatory savings po ay kailangan po natin na lahat po ng OFW dapat po ay naghuhulog po kayo regularly. Yun po, magandang balita po. Mula po noong December po, nag-umpisa sila. Pero ngayon January lang po kami na start po. Actually, ngayon lang kami nag-start na ang Pag-ibig po ay bukas na rin po sa Polo. So lahat po ng mga kasambahay na gusto pong kumuha ng OWA nila, insurance, pwede po silang magsabi sa amo nila para mabigyan din po sila ng pambayad nila ng contribution nila sa Pag-ibig. In fact, maganda pong balita natin na ang mga employer po, sila po yung very supportive. Sila na rin po ang nagbabayad ng Pag-ibig contribution. Usually po, 20 dinarata yung binibigay nila, binibigay ng amo na hindi po yun sinisingil sa kanilang mga kasambahay. Kaya po nasa abroad po tayo, mga OFW po yung mga nandito, kasi po ang kanilang talagang main target is mag-impok ng pera nila tapos para maka-avail ng housing loan. So ito po ang magandang balita sa Pag-ibig, hindi nyo na po kailangan magtago ng inyong pera, mag-save ng inyong pera sa account o any kind of bank account po, kasi pwede na po kayo mag-avail ng housing loan. At the same time po, pwede nyo rin po ipasok yung inyong contribution savings account sa Pag-ibig. So maganda po yung balita na anytime po pwede kayo mag-avail ng housing loan, kasi po noong una magbabayad po kayo ng malaking may bracket po tayo dati. So ngayon po sa pag-avail ng housing loan, kahit doon po lang sa minimum contribution na 200 pesos, pwede na po kayo mag-avail ng housing loan. Ilalamsam niyo lang po 'yan at pwede na po kayo mag-avail ng housing loan. Ang mga requirements lang po ay pupunta po lang kayo sa amin para mag-fill up ng form at mag-SPA. At yung mga pamilya niyo po sa Pilipinas, yung representative niyo po, ang sila na po ang magfa-file ng inyong housing loan. Okay. Yun. Ang advice ko po sa inyo, bilang medyo critical pa po ang situation ngayon, maganda po ang ginawa ng Pag-ibig dahil meron po kaming virtual na hindi nyo na po kailangan pumunta sa mga opisina po para maiwas din po tayo sa mga sakit na kasalukuyan ngayon. Pwede nyo pong i-check sa website yung aming mga serbisyo. So, ang payo ko po sa inyo, sana po eh mag-isip po kayo na sa ngitong panahon na to kailangan niyo po mag-impok ng pera dahil hindi po natin alam ang kinabukasan natin. So malaking halaga po ang pagbibigay ng Pag-ibig doon sa kanilang dibidendo na mataas po, ang MP2 po, yung modified Pag-ibig 2, na 5 taon lang po ninyong hihintayin, makukuha niyo po lahat ng kinita niyo kasama po yung dibidendo na kinita. Para rin po sa seguridad ng buhay ko at sa aking pamilya, kasi hindi naman po sa habang buhay tayong mayroong trabaho or sa abroad, ang mga benefits po ng Pag-ibig eh maganda rin, lalong-lalo na po sa housing loan at higit sa lahat po para makapag-ipon, makasuporta sa pamilya. Para po makakuha ng benefits, para din po sa future ko, sa pamilya ko, pwede din pong mag-housing loan at saka kung ano pong ano, benefits na pwede ko pong makuha in the future. Sa ngayon po kasi OFW po tayo, kailangan po ng sariling bahay. So, gusto ko pong mag-housing loan.
Sana po tuloy-tuloy yung pagiging paghulog at para po may serbisyo pong tayong matatanggap in the future po. Hindi lang po para sa atin, para sa pamilya po natin. Kasi gusto ko po maka-avail ng house loan at iba pang mga benefits. Bahay po, mag-loan ng bahay po. Mag-avail na po kayo kasi marami po tayong makukuhang benefits sa pag-ibig fund. Para sa The Morning Talk News Asia, ako si Ricky Laksa. Magandang umaga po sa inyong lahat.